Okay, dahil kasama natin ngayon sina Smokey at Lucho, pagkwentuhan natin ng mga bagay na malakas, mukhang gwapo. Dito sa ating Mars Sharing Group. Okay, meron kaming mga items at pictures dito na feeling namin ay nakakapagpadagdag ng kagwapuhan sa mga lalaki. Feeling lang naman namin yon. Pero kaya nga kayo nandiyan kasi kayo ang magko-confirm at magde-describe at mag-explain kung ano ba ang nararamdaman nyo pag sinusuot nyo ang sige, mga items ano lang na ito. To, from experience from experience, lang, experience dito, guys. Sige, sige. Okay, okay. Simulan natin. Leather jacket. Leather jacket. Okay. Ano ba ang, gaano ba kataas ang pogi points na nadadagdag nito tuwing sinusuot ng mga kalalakihan? Mataas ang pogi points pag nagsusuot ka ng leather jacket dito sa Pilipinas kung hindi ka pinagpapawis. Yes. Yeah. Pag walang, kung nasa tamang lugar. Oo. Pag correct. Walang pawis na nakikita sa'yo at naka-leather jacket ka, poging-pogi ka nun. Tama. Pero parang hindi advisable na mag-leather jacket dahil malamang pagtatawanan ka lang ng ibang tao rin nakakakita sa iyo noon. Okay. Mm-hmm. It's not parang it's not a go-to jacket na masusuot mo every day. Kasi okay. At least dito manipis pa siya. Yes. So pwede pa eh. Pero yung leather jacket. Pero ang jacket nakakadagdag ng pogi po yan. Okay. Anyway. Okay. Bling. Kayo ba ay nagbi-bling? Kasi uso yan ngayon ulit ah. Mga kadena, ganito. Sige nga, subukan nyo nga, guys. Yung mga ganitong bling kasi parang early 2000s pa ito. Parang galing Saudi. Yeah, but it's coming back now. Don't you see? Ay, guys, na kung Mars, kung nakakagwapo siya. Kulang na lang. More, it's more nakakabata. Kulang na lang sa akin dito. Para it's coming back now, pero yung mga ano lang, yung mga medyo minimal. Oo, mas maninipis ata. Kasi yung this... Ah, hindi ganito kalaki. No. Kailangan manipis na manipis. Medyo. Yung mga dito lang talaga. Yung mga dito lang. I'm sorry, hindi kasi ako mahilig pero sa alahas. Pero ako personally, I don't eh. Like, I only have watch. Wala nga akong bracelet. Necklace, ninyo trip yan masyadong. Hindi ako personally, no. Jewelry. Jewelry. Rings. Ginto. O yan, meron tayong rings. Yung mga chunky rings. Isa lang talagang pinagkakaanohan ng mga lalaki. Watch. Relos. At sapatos. Totoo. Sapatos. Pero yung... anything else sa jewelry? The bling. Alam mo, totoo. Ultimong wedding ring, hindi nga sinusot ng asawa ko eh. Parang pinaka-accessory nga is watch. And the shoes. Yun lang. Okay, nice. Okay. So meron kami mga photos dito. Pag may magandang kotse. Depende sa kotse. Bakit? Tsaka depende sa babae. Parang more pangyabang lang naman. Bakit hindi nakakagwapo? Dapat tayo nagtatanong eh. Bakit hindi nakakagwapo? Ah, kasi... parang I feel like it's beyond what he has. Mm. At saka parang feeling ko it might even make me feel na ay magasto siya sa mga ganung bagay. Eh para sa akin hindi importante yung kotse. Mas gusting kong may kotse na pang family, minivan. Saka baka mas unahin nila yung kotse kaysa sa iyo. I would prefer na practical siya kaysa sa magarbo siya. Kasi ako I know someone na talaga na very addicted to cars and talagang inuuna niya yung kotse niya kaysa doon sa girlfriend niya. Bakit iba rin eh? For guys ba, bumibili ba kayo ng magandang kotse para magpakagwapo or dahil gusto niyo lang? More on sa kung ano yung purpose mo eh. Kung saan mo siya gagamitin eh. Tsaka sometimes it's a form of reward. Parang pinaghirapan ko to simula bata pa lang ako. Gusto ko na magkaroon ng ganitong kotse. Ah, okay, makes so, talagang, sense. Talagang gagawin mo ang lahat, bibili ka ng kotse na yun. Sometimes it's a form of reward. To yourself, yeah. Binibigyan mo ng regalo ang sarili mo. Actually, ngayon na minention mo yan, sa bagay that can also be a turn-on para sa mga babae. Kasi kapag may ganyan yung kotse, ibig sabihin, uy, may kaya. At either binigay ng magulang or pinaghirapan niya. Or may nagbigay sa kanya. Maaari din. Tama yung mga punto kaya niya, guys. Kaya depende talaga sa kotse. Depende talaga. Kilalanin yung mabuti yung tao. Oo, kilalanin nyo. Okay. Ang lalaking may kasamang magandang babae. Na ganyan dapat ang pagbuhat. Sino to? Uy, tinatanong sino ba to? No, I mean yung lalaki. Sino ba yan? Yes naman. Nakakapogi nga ba? Nakakapogi kaya. I like the photo. Ang lalaki may kasamang magandang babae. Nakakapogi ba? Hindi ba dapat tayo yung sumagot? Exactly, di ba? Hindi ko masasagot eh. Okay, hindi ko alam kung ano yung tingin ng ibang babae. Di ba? Parang pag tinanong nyo kami, nakakaganda ba ang babae na may kasamang boyfriend? Oo. Oh, na pogi. Kung type namin yung lalaki. Bakit tinatanong nyo namin yung gano'n? Hindi kasi it's... I'm not so sure about this. I mean eh, ang tingin kasi...
kasi namin mga babae, pag meron kaming nakitang babae at lalaki na magkasama at parehong good-looking, they look like a lovely couple. Oo, na, yun. Oh, yun. Shucks, ang more bagay nila. Appreciate ang bagay nila. Parang, ano ba yun? Sila as a couple, but hindi. But not because matatypan mo lalo yung lalaki dahil maganda yung jowa na parang not so much I don't think it makes one or the other look even better or have an even stronger appeal. It's basically more parang they both parang yung pareho nilang nag-complement. Nag-complement. Yes! Yan! Kina-complement nila yung itsura ng isa't isa. Kasi sa amin, sa side ng lalaki, pag may nakita kaming ganun, parang iisipin ko na for me, based on experience lang to. Hindi sana. Parang, dami na si experience. Ang dami na experience. Sobrang dami experience sa buhay. Yeah. Parang, ay, sana ako rin ganun. Medyo maingit eh. Medyo maingit ka eh. Ganda nung chick niya. Especially, pag yung, chick especially niya. Pag yung alam mo yung mas okay ka dun sa guy. Oh, ganda nung chick niya. Tapos parang di naman mabait yung laki. Sayang naman. Sayang naman. Dapat akin na lang. Yes, yes. Okay. Yes. Okay. Ay, ito. Okay. Kapag yung laki ay adventurous. Kapag kasi laki niya yung mga butanding. May mga whale. Whale sharks yun, di ba? Correct. Ikaw ba to? Hindi. Alin dyan? Sino dyan? Well, base dito yano, base dyan! Base dyan, hindi ako yan. Base sa waistline. Hindi, ako yan. Sama ko yung mga whale sharks. Ang fun! Actually, I would say nakakadagdag. Is this an oslob? Ang lalaking adventurous. Yeah, for sure. Kasi nakaka-manly siya eh. Parang ibig sabihin nun, kaya nyo lahat. Kaya na tumitili na ako sa loob. Sa ilalim? Sa ilalim. Baka napahain ako nito mga to. Hindi pa rin hindi mahalata. No, pero definitely nakaka-pogi siya. Kasi kapag inisip mo na magkaroon kayo ng gano'ng ka-adventurous naman? Parang, parang he can take on everything. Meron diba? Siyang maituturo. Yes. Gano'ng ka-adventurous naman dapat ang lalaki para maging para maging pogi sa inyo? Indoors and outdoors to. Adventurous indoors and outdoors. Siguro yung saktong adventurous na nakikita mo, iingatan pa rin niya yung sarili. Nagpa-parachute. Nung ganyan, nung nag-cliff dive. Yung cliff dive, okay lang yun. Nang walang parachute. Ay, ewan ko. Hindi, parang for me, hindi naman nagpapakamatay mo. No. Kasi parang like, men naman can be adventurous without doing the extreme sports naman. Yes. Diba? Without being iba irresponsible. Iba na rin kasi yung walang takot mamatay para lang maggawa niya yung gusto niya talaga. Yung thrill seeker talaga. Yeah. Magkaiba na yun. Siyempre, kailangan mo isipin yung sarili mo na kada kung gusto niyang gawin yung mga bagay na paano ka pag may nangyari sa kanya. Titimplahin mo rin. Exactly. Right. Thank you, guys! Thank you, guys, for your input. Maraming salamat. Hi, mga kapuso! Like this video? We have more! Subscribe lang kayo sa GMA Network's official YouTube channel. Congratulations on reaching 10 million subscribers, GMA Network! Here's to 10 million pa more!